sa Panginoong Diyos lahat ng sandinakpan. Magsing-awit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos lahat ng sandinakpan. Magsing-awit kayo at siya'y ipagdangal, magpakay naman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ibagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, gunitain natin ngayon sina San Cirilo, isang munhi, at San Methodio, obispo. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon ninyo, kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon na naitala para sa araw ngayon. Ang mga intensyon sa mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin sa misang ito ang ating intensyon para sa mga biktima ng lindol ng Syria at ng Turkiya. At ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine. Mga kapatid, sa aklat ng Genesis, pinarusahan ng Diyos ang tao at nagkaroon ng baha upang kanyang linisin ang nalikha sapagkat ang tao ay hindi na namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, tinuturuan tayo na ang Diyos sa kanyang gawain ay nagpapahayag ng kabutihang loob sa pamagitan ng pagpapain ng mga nagugutom sa ginawa ng himala ng ating Panginoong Hesus na mula sa maliit na tinapay ay kanyang pinarami upang lahat ay makakain. Sa buhay natin, nariyan din ang kamay o kapangyarihan ng Diyos na gumagawa ng kabutihang loob sa atin. Sa mga sandali na hindi natin ito napansin, napahalagahan, o dili kaya ang Diyos ay napalayo sa ating mga puso dahil sa ating mga material na hangarin o dahil sa ating karupukan at kahinaan tayo nagkasala. Dumulog tayo sa mga Panginoong, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasapit mo sa mga bansa ng silangang Europa ang liwanag ng mabuting balita nung ito'y ipinangaral ng magkapatid na San Cirilo at San Methodio. Ang aming buong pagkatao ay mapuspos nawa ng liwanag ng kabatiran tungkol sa iyong salita. Kami naway maging sambay ng nagniningning sa ganap na pagkakaisa sa matapat na pananampalataya at masahang panindigan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Pagbabasa mula sa aklat ng Genesis. Nakita ng Panginoon na labis na ang kasamaan ng tao. At wala na ito iniisip na mabuti. Kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, lilipurin ko ang lahat ng tao ng aking dalalang. Lilipurin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sa mga nilalang niya'y si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Noe, pumasok kayo mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao, ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang ang bawat uri ng ibon at hayop ay maligtas. Sa gayoy, daraming muli ang mga ito. Pagkaraan ng 1 linggo, paulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At ginawa nga ni Noe ang bawat niutos ng Panginoon. Pagkaraan ng 1 linggo, bumuha nga sa daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang. Pagkat siya ay dakila, marangal ang kanyang ngalan. Ang Poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Himoko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya ay naririnig. Sa lawat ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang Poon, tinig niya ay iubos lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya ay nangungusap. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas. Kaya't mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak. Panginoon, papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin na nagahari sa dagat na kalaliman, namumuno siya roon bilang hari walang hanggan. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa'king nagmamahal, tutupad sa aking aral, amat ako'y mananahan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at isa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo, ilagan ninyo ang libadura ng mga Parisiyo
at ang libadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi yon. Alam ito ni Jesus, kahit sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakod ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo naunawaan, wika niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Ngayon ay ang akala ng iba ay Valentine's Day, kaya San Valentino. Pero hindi po ito araw ni San Valentinos na isang obispo. Ngayon ay araw ng 2 mahalaga na misyonero na magkapatid para sa silangan o sa eastern na simbahan. Sila si San Cirilo at San Methodio. Si San Cirilo, siya ang nag-imbento ng tinatawag na Cyrillic alphabet na hanggang ngayon ito ay ginagamit sa Russia. At si San Methodio naman ay isang obispo na nagpapalaganap kasama ni San Cirilo sa mabuting balita sa iba't ibang dako ng silangang dako ng mundo upang ang lahat ay mahikayat na mamuhay ayon sa Ebanghelyo at sa kalooban ng Diyos. Ang kanilang ginagawa ay ang pagpahalaga sa Ebanghelyo at ang pagpahalaga sa mga gawa ng Diyos sa buhay. Gawa ng Diyos o kuminsan likha ng Diyos o dili kama o dili kaya kamay ng Diyos o kapangyarihan ng Diyos. Sa atin pong buhay, ang kapangyarihan ng Diyos, ang gawa ng Diyos ay nariyan. Kaya buhay pa tayo. Hindi niyo ba naunawaan na kayo'y sa inyong pagising buhay kayo? Yan ay dahil sa gawa ng Diyos. Ang gawa ng Diyos, ayon pa sa mga Hebreo, ay tinatawag nilang Masael. Masael, ang El ay Diyos, gawa ng Diyos. Dahil ang lumang tipan ay nasa Hebreo, kaya marinig po natin yan, ang Masael. Pero dahil ang New Testament, ang bagong tipan, ay nasa Koinoko na Grigo, sa Koinoko na Grigo, ang gawa ng Diyos ay praxis to theo, na sa kalaunan, dahil nagamit tayo ng Latin,
Ginagamit natin ang actus die o act of God o gawa ng Diyos. Ang gawa ng Diyos ay sa kabutihan. Pero dahil ang talino ng tao ay ginagamit sa kasamaan, lalong sumasama ang tao. Kaya ating napakinggan sa ating unang pagbasa sa aklat ng Genesis, Kapitulo 6, versikulo 5 hanggang 10, na nilipol at nilinis ng Panginoon ang kanyang nilikha liban kay Noe na karapat-dapat na mabuhay dahil siya ay matuwid. Kaya ang Masael o ang gawa ng Diyos ay ang pagpadala ng pagbaha matapos ng 40 na araw na pag-uulan at si Noe kasama ang kanyang pamilya at 7 piraso sa bawat maayos na mga nilikha at 1 pares para sa lahat ng mga mailap na mga hayop, nagkaroon ngayon ng isang pagbabago sa mundo. Kuminsan sinasabi natin, kaparehas itong kwento ng Genesis Kapitulo 6 ng kwento rin ng luma na sa Gilgamesh na luma na kwento na nabaha din ang mundo. Kuminsan sa arkeolohiya ay tinitingnan ito na tinatawag itong pagdating ng baha at mayroong ice age sa mundo na kung saan nalipol ang karamihan ng mga nilikha. Pero kapag tingnan po natin, mayroon pong dahilan kung bakit nilinis ng Diyos upang ang lahat ay maayos uli. Sapagkat gusto ng Diyos na madama ang kanyang pagmamahal atin po yung napakinggan sa Salmo 28 ngayon. At itong pagmamahal ng Diyos ay kanya pong ipinapahayag sa pagdating ng ating Panginoong Hesus Nazareno na kung saan hindi lang nagpapagaling ang ating Panginoon. Hindi lang na kanya pong tinutupad ang hula ni Propeta Isaias na mabasa natin sa Aklat Propeta Isaias, Kapitulo 61, versikulo 1 at sumusunod, na ang mga bulag ay makakita na, ang mga pilay makalakad na, ang mga patay ay binuhay. Siya ay nagpakain. At ito ngayon yung tinitingnan natin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 8, versikulo 14 hanggang 21, na kung saan hindi na naunawaan, hindi nakikilala o hindi pinahalagahan ang actus dei o ang praxis totio o ang gawa ng Diyos na hindi sa pamagitan ng kababalaghan, maaari naman ang Diyos gagawa ng mga kapanggilalas ng mga kababalaghan o mga himala. Pero ang mahalaga dito na ating makilala ang Diyos sa kanyang paggawa. Nagugutom ang tao, kukunti lang ang tinapay. Sa 5 tinapay, pinarami ito, nakakain ang 5,000. Sa 7 tinapay, napakain ang 4,000. At noong ang lahat ng sobra ay tinipon pa, abot-abot o higit na higit pa sa bigay natin sa Diyos, bigay natin sa Pong Hesus Nazareno ang kanyang pinarami. Sapagkat kahit kakarampot ang ating ibigay sa Panginoon, kapag ka mayroong pag-ibig, ito ay mahalaga at ito'y paramihin ng Panginoong Diyos para sa ikaliligtas natin, para sa kabutihan natin, para sa kabutihan ng lahat. At tinanong ng ating Panginoon kung bakit hindi nila naunawaan
nung sinabi niya na mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at ni Herodes. Ano po yung libadura ng mga Pariseo at ni Herodes? Ito yung mali na panindigan at pananaw. Una, yung pananaw na mali. Ang pananaw na mali ni Herodes, na akala niya siya ay pinuno, madali siyang kumita kapagkat titingnan niya ang lahat ayon sa negosyo, ayon sa pagkamal ng pera, na magtayo siya ng isang pundo at yon ay kanyang maibulsa. Yon ang ginawa ni Herodes. At kung sinong aangal ay kanyang papatayin. At ang mga Pariseo, ang kanilang pananaw naman ay tungkol lang sa makitid na pagtingin sa batas na tinatawag sa mga Hudyo, Torah. At ang makitid na pag-unawa sa Torah, kapag ka hindi ka gumawa ng ganito, ganyan, ayon sa tradisyon, ikaw ay nagkasala. Hindi po yan ang pagtingin ng ating pong Jesus Nazareno. Ang pagtingin ng ating pong Jesus Nazareno, kung ano ang nakabubuti ay dapat gawin, kung ano ang nakaliligtas, iyon ay mula sa gawa ng Diyos. Praxis totio, actus dii, gawa ng Diyos. Ito yung ating pahalagahan na ang Diyos gumagawa ng kabutihan sa atin. May mga himala at biyaya na binibigay sa atin, ngunit hindi siya kinikilala sapagkat akala natin normal lang na pagising natin tayo buhay. Normal lang na tayo makakain. Normal lang na tayo kumikilos. Lahat po iyan ay actus dei, praxis totio, o sa mga Hudyo, Mazael, gawa ng Diyos. Palagahan natin ang Diyos dahil gumagawa siya ng kabutihan sa atin upang siya'y ating mahalin ng tunay sapagkat mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, natitipon tayo bilang sambayanan ng Diyos. Dalhin natin ang ating mga pangailangan sa Ama. Panatag ang ating kaluban na tayo'y Kanyang pagbibigyan. Atin pong itutugon, maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang ating mga pastol sa simbahan, naway italaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na huwaran ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aruga, manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat naway maibigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas, manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat naway magpakita ng malasakit sa mga matanda, mga nalulumbay at mga may sakit, manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming panampalatayo upang lumago kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo nang may mapagbigay at malinis na puso. Haling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang mahihaw
ay siyong kabutihan aming iaalat ang tinapay at alak sa lisag ng Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay Patido upang paghahain natin ay kalugnan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming nasa dambana ngayong sina San Cirilo at San Vitodio ay ginugunita upang ang paghahain ito na sa kanila'y nagpadakila ay magdulot sa amin ng patawad mong sagana sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon sila, San Cirilo at San Vitodio, ay pinarangalan sa buhay ng totoong oleran na pagiging maasahan sa panungkulan. Kahit Jesucristo na masahan sa katapatan, ay nahiyag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit mga olerang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga palangkilang iniukol kaysa na sa dito'y nagtitipan. Kaya kaysa namang helis siya awit ng papuri sa humpayas sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, ang makalob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niya ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at niusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga patid naming naimlay may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Kawan winapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May
pagdiwang naman namin ang pupuri si karangal mo sa ngitan ni anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na pinatin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan tayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ng Diyos na buhay.
O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Dugo ni Kristo sa krus ay umagos mula sa sugat niya't tagilirang inulos. Dugo naghukas sa salang nagawa ng taong naglilusa katapat ang sumpa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas ng mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ay siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard sa ilalim ng Alert Level 1 sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ng grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinaba ngayong ginugunita sina San Cirilo at San Methodio ay pagtibay nawa at pagibayuhin sa pindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa pinakitang landasing humantong sa pagkasagip. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia o Santa Misa. Kaya narito sa loob at sa labas ang nambana ng Itim na Nazareno kay mga naugnay sa pamamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at ang cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin na dinggin ang Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nabigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain ka lagi ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglingkod ngayon. Pagpalain kayo ng Poong Isus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang gawa ng Diyos, masail, praxis to Tio, actus Tii, acts of God, ay nariyan at lagi siyang kumikilos sa atin dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Kilalanin natin siya, mahalin natin siya, at paglingkuran siya dahil sa kanyang kabutihang loob, dahil sa kanyang ginawa na kabutihan sa atin. Ngayon na po ang pagbasbas.
Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inaagos na ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilinganang ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahin, dasalan, mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamigitan ng benisyon ito, naway malalang pangako ng sa minyag na ikaw ay kalingibigan at paglalingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.